Tapos yung nakakaawa yung iba kasi sinasabihan sila na bibisahan sila. Tapos at the end of the day, niloko lang pala sila ng mga tao. Tapos hindi dumarating yung visa nila. Tapos nag-aantay sila sa wala doon. So, anong pambabayad nila sa ano, sa hotel nila, sa pagkain nila? So, most of the... Welcome back to my channel and welcome to our portion of Bedtime with Love YHANIE. And before anything else, I just want to show you my outfit. Diba? Arte-arte. Bagong ligo ang fresh. I'm back. Kamusta kayo guys? I hope you're having a good day and sana na sumubuti ko yung kalagayan at kalusugan and of course, sana masaya kayo sa mga pagkakataong ito at kung nasaan man kayo sa universe, sana happy-happy lang. So, ang pag-uusapan natin today guys is kung paano ako nakarating dito sa iyo ay ikukwento ko sa inyo lahat ng detalye kung paano ako nakarating dito. Para ang ganda no? Pak! Kasi ang fresh, ang liwanag. Pag naaday adlaw, pag may araw, mabisaya tabi, gusto mong mabisaya. Nice kayo mag-video pag na-i-adlaw, tapos na-i-reflection dito, tapos na-i-suga din eh. Mura chigo artista, opak! Hi sa mga taga Davao City! Namisan ako ang Davao, ang okay lang mo din ha. Ayan sa musik pabadlong. Keep safe mga taga Davao! And okay guys, kukwento ko sa inyo kung paano ako nakarating dito sa UAE. Paano nga ba ako narating dito sa UAE guys? First of all kasi, ayoko talagang pumunta ng... Ayokong pumunta dito kasi hindi ko pa siya bet before. Kasi supposedly, sa Taiwan talaga ako pupunta guys. Kasi nag-apply ako sa agency from Davao, tapos may employer na ako. Tapos ayaw kasi ng ate ko, ayaw niya akong payagang pumunta doon kasi I don't know why. Tapos, ang ginawa niya, para hindi ako matuloy ng Taiwan, hindi niya ako binigyan ng pang-placement fee, which is ang mahal na placement fee kasi doon. Tapos, umuwi siya, dala-dala na yung visa ko, tapos, yun, na-shock na lang ako na pag-uwi niya doon, kasama na pala niya ako pabalik dito. Tapos, yun, nagsimula, nakarating na ako dito ng 2012. Tapos, unang lapag talaga ng eroplano sa airport. Parang I'm so shocked kasi diba first time ko sumakay ng eroplano ng international flight. Tapos ayun, syempre natatakot ako sa mga tao kasi diba first time ko makakita ng yun, nagbabalot sila. Tapos diba sa pelikula lang natin nakikita yun, tapos brutal. Kaya I feel so scared. Tapos after noon, kasi yung visa ko na 1 month lang, tapos extendable siya ng 1 month ulit. Tapos after noon, pag wala ka pang nahanap ng work, lalabas ka ng bansa, tapos magsistay ka sa wherever you wanna stay, and then after 1 month, saka ka lang pwedeng bumalik ulit. So ang ginawa, kasi hindi ako naghanap ng work noon eh, kasi natatakot akong lumabas. Tapos I was waiting kasi one of the hospital here, napapasok daw ako as receptionist, tapos hindi naman pala natuloy, charot-charot lang, binudol lang ako. Kaya nag-take time ako mag-antay, tapos wala naman pala nangyari. Tapos after noon, after natapos na yung visa ko, kailangan ko lumabas ng bansa, of course. Kailangan ko pumunta ng tapos somewhere. Yun, kailangan ko pumunta ng somewhere, di ba? Lumabas ako ng bansa. So, yak-yak ako, sad ako, syempre. First time kung ano ba yan, aalis na naman ako dito. Bakit kasi pumunta-punta pa ako dito? Dapat kasi hindi na ako tumuloy, nag-Taiwan na lang sana ako, masarap ang buhay ko doon. Tapos noon, after lumabas na ako, pumunta akong Kish Island, guys. And then, I was so scared kasi ang dami nagsasabing naman, nakakatakot doon, naman, maraming something-something doon, yung mga ganun-ganun. Tapos, ayun, 1 month ako nag-stay doon. Tapos, every day talaga tumatawag ako sa ate ko, nangiyak-iyak ako. Tapos, syempre, as a dalagang understanding, ayoko manggampala yung ate ko kasi nag-work siya eh. Tapos, syempre, nasistress din siya sa gastos ko. Kasi malayo doon, nagagastos din ako, magbabayad pa ng hotel. Di ba, kakain pa ako everyday. So, parang lahat ng sadness ko, kinimkip ko, ang sama-sama ng loob ko. Tapos noon, yung lalo nakakasama ng loob, kasi everyday guys, doon sa Kish Island, iba-iba yung mga ka-roommate mo. Kasi everyday, may dumadating na visa, tapos
lahat ng mga ka-roommate mo ngayon aalis na kinabukasan, tapos iba na naman yung mga kasama mo kinabukasan, parang, my gosh. Tapos, syempre, alam ko na wala naman ako inaantay na visa kasi I need to wait for 1 month para makabalik ako ng UAE. Tapos yun, parang hanggang sa nagiging 10 days na ako doon, naging 15 days na ako doon, hindi na ako nasasaktan. Parang naging manhid na ako. Tapos, every time na bagong pumapasok sa room namin, tinatawag na sa akin Mayora kasi ako yung matatag doon, ako yung matagal. Tapos, syempre, kahit papaano, okay naman yung kalagayan ko kasi I have my sister na nagbibigay ng food ko, nagbibigay ng allowance ko, which is yung ibang tao doon, nakakaawa talaga kasi they're waiting for their visa. Tapos yung nakakaawa yung iba kasi sinasabihan sila na bibisahan sila, tapos at the end of the day, niloko lang pala sila ng mga tao, tapos hindi dumarating yung visa nila, tapos nagkaantay sila sa wala doon. So, ano pang babayad nila sa ano, sa hotel nila, sa pagkain nila. So, most of the people there before, bumabalik na sila, tapos dumarating yung visa nila, nagbibigay kami, nag-aabot kami ng something na kahit magkano, at para lang makatulong na makabalik sila na okay, na may pera sila, na may pang plane ticket sila, kasi most of them, hindi binibigyan ng company ng ano, plane ticket. So, yun yung kwentong, ano, Kish Island. Actually, yung Kish Island, guys, sa Iran yun, and, maganda naman doon. Tapos, ang bongga lang doon, makakakilala ka ng mga iba-ibang tao, mga iba-ibang kabayan. Tapos, magiging mag-friend kayo. Tapos, pagbalik mo dito sa UAE, marami ka nang kasama maghanap ng work. So, yun lang yung advantage doon. Kaya marami din ako naging friend doon pagbalik. Kasi nakakatuwa pa pala doon, guys. Kasi, bawal kasing magluto sa room. Tapos, ang tawag dito, yung ibang kasama ko sa ano sa room, nagdala sila ng ano, ng rice cooker para makapagluto. Tapos, syempre, bili-bili kami ng bigas kasi may rice na matutkit pa paano, bili kami ng maluluto. Tapos, niluluto namin ng madaling araw. Tapos, syempre, pag nangangamoy, parang nasismell nung naglilinis sa labas. Tapos, mangangatok sa room. Tapos, hindi namin bubuksan kasi kunwaring tulog na kami. Kasi pag nakita nila nagluluto kami, i-confiscate nila yung gamit namin. Tapos, yung kawawa kami. Kasi diba pag bumili ka naman ng food doon, hindi naman namin gusto yung mga pagkain na niluluto ng restaurant. Tapos mahal pa. So, better na magluto kami. Tapos yun, nakakatuwa. Ang saya-saya. Tapos kumakain kami ng madaling araw. Yun. Tapos yun, nakakatuwa siya. So, gusto ko lang mag-hi pala sa ano, mga nakapuntang Kish Island. Hi sa mga nag-Kish Island dyan. Kawai-kawai. Kasi guys, pag nag-UAE ka talaga ng mga 2,000 something, mai-experience mo talaga yung Kish Island kasi included talaga siya sa ano, sa pag nasa UAE ka, pag tourist visa ka before, kailangan mo talagang lumabas doon ng bansa. So, included talaga siya sa history ng ano, sa mga nag-UAE. Diba guys? Tapos doon, nung bumalik na ako sa ano, sa dito, nung pumasok na ako after nung 1 month, naghanap na talaga ako ng work agad, guys. Kontak-kontak agad yung mga nakilala doon. Uy, be, saan na kayo nag-work ngayon? Kasi may mga nauna, diba? Yung mga naunang nakarating ng visa. So, syempre, refer sa mga boss. Tapos yun, ang daming na-applyan. Tapos bigay ng CV kahit na mainit na ng pagbalik ko from Kish. Kasi winter kasi nung nasa Kish ako. Pagbalik ko kasi dito, ano, summer na. Tapos muntik pa kasi Ramadan. Diyos ko, Lord. Ramadan, the day after nung flight ko, muntik na ako hindi makafag-flight. Kasi nga walang flight nung time na yun. Tapos yun, nakaalis kami. Tapos nakakatakot pa yung aeroplano, guys. Kasi maliit lang siya na, ano, na aeroplano. Tapos ganun-ganun siya. Tapos wala, pag na-dead ka dun, dead ka. Tapos parang tsambahan siya. Yun, ang kwentong ano, kasali talaga siya sa kwento ng UAE. Tapos yun, nakahanap ko ng work dito. Huwag na nating habaan kasi masyado nang mahaba yung kwento. So nakahanap ko ng first company ko dito is wala na eh, New Look London. Tapos yun, nakakatuwa siya kasi yung final interview ko, yun yung nagiging crush ko hanggang ngayon. Boss ko siya, tapos siya yung nag-final interview kasi sa akin. Tapos akala ko talaga hindi niya ako tatanggapin noon. Tapos nagulat na ako na tinawagan na ako after. Tapos, ay nakakatuwa guys, sino dito ang mga nasa sales? Kasi the first, ano, first day ng work, sumalang ako, diba? First day ng work ko, tapos nag-duty na ako. Tapos dumating siya, tapos he's asking to the people na matagal na doon na, oh,
Guys, di ba alam niyo yung ATV, may IPC, may ganun, yung KPIs natin. Tinanong niya ako, what's ATV? My gosh, malay ko ba sa ATV? First time kong sumalang doon. Alam niyo ba ang ginawa ko? Tinuro ko yung CCTV. Tinuro ko yung CCTV kasi yun lang yung may, di ba? Akala ko yun talaga. So parang nag-trending siya sa buong company na turuan nyo yung mga tao nyo kung ano yung tinatanong para hindi tayo mapahiya. Kaya yun, nag-trending ako ng bongga dahil sa araw na yun. Nakakahiya talaga, promise. Sa lahat ng sales, alam nyo yung 8. Tapos yun, nakakahiya. Gusto ko lang muna mag-hi kay Ma'am Perla Patricio. Siya po yung area manager ko before na makabait. At napakaganda Ma'am Perla Patricio. And ayun, yun yung first job ko dito is naging sales associates ako ng... Associates talaga. Sales associate ako ng New Look London hanggang sa naging visual merchandiser, hanggang sa naging pakawala. Kaya yun, yun yung first job ko. Yun, sa New Look London, which is I'm so happy. 4 years and 8 months din ako doon. So, ang tagal-tagal na pinagsamahin namin ng New Look London. Tapos yun, tapos first destination ko sa work ko, binigay ako ng circle doon sa Maldives City Center. 1 week ako nag-training doon, tapos nilipat akong Fujera, tapos 1 week din ako sa Fujera, tapos bet ko rin doon. Tapos hanggang ginusto ko talaga sa LA, guys. Tapos parang nalipot ko na rin yung Emirates, no? Tapos yun, Kwentong UAE. Marami pa akong kwento, siguro next episode, di ko kwento ko pa. Kasi mainit, parang mainit na ngayon, na kawawa na yung mga babies ko. Parang mainit na, guys. So, that's all for today. Sana nag-enjoy kayo ng kwento ko, guys. Actually, marami pa akong kwento. So, itutuloy natin to next time. Thank you so much, guys, for being with me in today. And sana nag-enjoy kayo sa portion na to. Guys, hindi tayo matatapos without a shout out to our frontliners. Hi, guys! So, our frontliners, our doctors, nurses, and everyone in a medical field, that please, guys, take care of yourself, be safe, keep safe, and be strong all the time. And to all of you people who's always going out, please, guys, don't forget to use your mask and gloves, maybe if you can. And of course, always follow the social distancing and at the end of social gathering, guys. Not now, please, people, be careful, be safe with the, of course, be safe always. And that's all for today, guys. Ciao, everyone. Happy weekend, and te amo.